Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for my Chevy Knows. Ngayong araw, ang bidang gamot ay Kremel S, na isang gamot para sa hyperacidity. Ikaw ba ay nakakaranas ng acid reflux o hyperacidity? Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano ang sintomas at dahilan ng pagdanas ng hyperacidity? Pangalawa, ano ang active ingredients na laman ng Kremel S at paano ka matutulungan ng mga ito upang maibsan ang sintomas ng hyperacidity? At pangatlo, paano ang tamang pag-inom ng Kremel S? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Kremel S ay isang over-the-counter na gamot laban sa hyperacidity. Nabibili ito kahit walang reseta. Ito ay isang chewable tablet, meaning ang gamot na ito ay dapat nguyain bago inumin. Ang Kremel S ay isang antacid o gamot na pangontra sa pangangasim ng sikmura. Naglalaman din ito ng simeticone na isang anti-flatulent o pangontra sa kabag at utot. Ang Kremel S ay naglalaman ng tatlong active ingredients, ang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide at simeticone. Bago pa man natin alamin kung ano ang epekto ng tatlong active ingredients ng Kremel S at kung paano ang tamang pag-inom nito, alamin muna natin kung ano ang hyperacidity, ano ang dahilan ng pagdanas nito, at ano ang sintomas at home remedy upang maiwasan ang pagdanas ng hyperacidity. Ang acid reflux, o mas kilala bilang hyperacidity, ay isang kondisyon ng excess production o secretion ng hydrochloric acid mula sa ating parietal cells sa tiyan. Ang ating tiyan ay normal na nagpuproduce ng hydrochloric acid at mucosal defense na pangdepensa sa masamang epekto ng hydrochloric acid. Ang hyperacidity ay isang kondisyon na resulta ng pagkakaroon ng hindi balancing dami ng hydrochloric acid na pinuproduce ng ating tiyan kumpara sa dami ng mucosal defense na napuproduce. Ang hydrochloric acid ay kailangan ng ating tiyan para sa digestion at pag-breakdown ng proteins para maabsorb sa small intestine. Kailangan din ito upang depensa sa microorganisms tulad ng bakterya at viruses na maaaring pumasok sa ating tiyan kasabay ng pagkain. Ang hydrochloric acid ay isang strong acid. Kung gaano ito kalakas, mas malakas pa ito sa muriatic acid. Ang muriatic acid ay isang hydrochloric acid na may impurities. Ang hydrochloric acid na pinuproduce sa ating tiyan ay pure, kaya mas mahina ang epekto ng muriatic acid kisa sa hydrochloric acid na pinuproduce ng ating tiyan. Ito ang 24-hour graph kung anong oras nagre-release ng hydrochloric acid ang ating tiyan. Tumataas ang hydrochloric acid secretion tuwing tayo ay kumakain upang tumulong sa digestion. Inyong pansinin na tumataas din ang secretion ng hydrochloric acid sa gabi habang tayo ay tulog. Kaya, sa tanong na alam ba ng iyong tiyan na gabi na, ang sagot ay oo. Ito ay dahil sa circadian rhythm. Ang ating katawan ay may normal na body clock na ang purpose ay isecrete ang mga enzymes at hormones sa tamang oras. Ang hydrochloric acid secretion ay nagpipik o mas pinakamarami sa gabi around 10 PM hanggang 2 AM. Kaya, ang acid reflux ay pinaka-common na maranasan tuwing gabi at sa umaga before breakfast. Lalong tumataas ang acid secretion kapag mas marami sa normal ang ating kinakain sa gabi. Idagdag mo pa ang pagkain ng very late na sa gabi. Kaya, kapag sinabihan ka ng nanay mo na huwag kumain ng marami kasi gabi na, huwag ka nang sumagot na, alam ba ng tiyan ko na gabi na? Dahil alam ng tiyan mo na gabi na. Wala ka ng palusot! Para maiwasan ang hyperacidity na nararanasan sa gabi, kumain ng hapunan on or before 6 PM. Huwag nang kumain kapag patulog na,
At huwag mag-overeating sa gabi. Ang ating tiyan ay resistant sa epekto ng hydrochloric acid dahil sa mucosal defense na ating napuproduce. Pinoproteksyonan ng mucosal defense ang lining ng ating tiyan o ng ating stomach para hindi ma-irritate o masunog ng hydrochloric acid. Kapag hindi balanse o mas marami ang napuproduce na hydrochloric acid kumpara sa protective mucosal defense, ikaw ay makakaranas ng hyperacidity. Ngayong alam na natin na ang hyperacidity ay nararanasan kapag mas marami ang secretion ng hydrochloric acid kaysa sa mucosal defense, atin namang alamin ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagsisecrete ng mas maraming hydrochloric acid ang ating tiyan. Ito ang mga gawain at pagkaing nagtitrigger sa pagsecrete ng mas maraming hydrochloric acid kaysa sa mucosal defense. Palagi ang pag-inom ng kape, soft drinks at pagkain ng mga junk foods. Palagi ang pagkain ng mga maaanghang na pagkain at mamantikang pagkain. Irregular eating habits or hindi pagkain sa tamang oras. Excessive fasting at starving. Paninigarilyo at pag-inom. Stress at pagkakaroon ng sakit na ulcer, GERD at stomach cancer. Ito naman ang mga sintomas ng hyperacidity depende kung gaano ito kalala. Pagsusuka at pagkahilo. Kung mas malala ang hyperacidity, maaaring makadanas ng pag-expel ng dugo dulot ng maaaring sugat sa tiyan. Kabag at palagi ang pagdighay, hindi pagkatunaw ng pagkain o dyspepsia, constipation, pagkawala ng ganang kumain, walang tigil na pananakit ng sikmura, pagka-irritable at feeling ng restlessness. Ngayong alam na natin ang mga dahilan at sintomas ng pagdanas ng hyperacidity, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga home remedies upang maiwasan ang hyperacidity at ma-alleviate ang mga sintomas nito. Ito ang mga home remedies upang maiwasan ang pagkakaroon ng hyperacidity at GERD at ma-alleviate ang mga sintomas nito. Pagtigil ng paninigarilyo at paglimit sa pag-inom ng alak. Iwasan ang mga pagkaing nagtitrigger ng hyperacidity tulad ng mga spicy foods at mamantikang pagkain. Iwasan din ang sobrang pag-inom ng kape at soft drinks. Iwasan din ang sobrang pagkain ng junk foods. Kapag katatapos ng kumain at may balak mag-exercise, intayin muna ang isang oras bago mag-umpisang mag-exercise. I-manage ang inyong timbang at stress. Maaaring mag-yoga at mag-meditation para ma-manage ang stress. Magsuot ng maluluwang na damit. Huwag ang tight na damit lalo na sa belly area. Kumain sa tamang oras at huwag magpapalipas ng gutom. Huwag kumain ng madami lalong-lalo na sa gabi. Matulog nang naka-inclined ang ulo at balikat. At kapag nagawa mo na ang lahat at hindi pa din bumababa ang sintomas ng hyperacidity at GERD, maaari kang uminom ng antacid medication. Ang bidang antacid sa video na ito ay ang Cremil S. Kung ikaw ay interesado sa epekto ng iba pang antacid tulad ng sodium bicarbonate at calcium carbonate, panuurin lamang sa video na ito. Ang Cremil S ay naglalaman ng tatlong active ingredients. Ito ay ang mga 178 mg aluminum hydroxide, 233 mg magnesium hydroxide, at 30 mg simeticone. Ang aluminum hydroxide at magnesium hydroxide na laman ng Cremil S ay mga weak-base antacid. Alalahanin na ang dahilan ng pagdanas ng hyperacidity ay mas maraming hydrochloric acid ang nasisecrete ng ating tiyan. Ang hydrochloric acid ay isang acid. Ang laman ng Cremil S ay mga weak-base antacid. Ang ginagawa ng Cremil S ay, ninoneutralize nito ang hydrochloric acid sa ating tiyan. Papaano? Sa chemistry, ang normal na reaction kapag ang acid ay ihahalo o idadagdag sa isang base, ang resulta nito ay asin at tubig. Kaya, kung ikaw ay umiinom ng Cremil S na naglalaman ng aluminum hydroxide at magnesium hydroxide ng pawang mga weak base at mahalo ito sa hydrochloric acid sa ating tiyan na isang strong acid, ito ay magre-resulta sa asin na aluminum chloride
at magnesium chloride at tubig. Nanoneutralize ng Krimel S ang hydrochloric acid sa ating tiyan at nagiging asin at tubig. Ang mga asin na ito ay hindi nagdudulot ng masamang epekto sa tiyan, kaya naiiwasan at nababawasan ang mga sintomas ng hyperacidity. Ang Krimel S ay naglalaman din ng Cimeticon. Ang Cimeticon ay isang anti-flatulent o pangontra ito sa kabag o bloating o pagdanas ng excessive gas sa tiyan. Ang ginagawa ng Cimeticon ay, iniiba nito ang elasticity ng mga gas bubbles sa tiyan. Sinisira nito ang malalaking gas bubbles para maging maliit na gas bubbles na nailalabas natin sa pamamagitan ng pag-utot at pagdighay. Kaya, ang Krimel S ay epektibo sa pangangasim ng sikmura o hyperacidity at gamot din ito sa kabag at bloating. Matatandaan ang normal na secretion ng hydrochloric acid sa tiyan ay tuwing tayo ay kumakain at sa gabi habang tayo ay natutulog. Kaya, ang tamang pag-inom ng Krimel S ay mag-take ng 1 hanggang 2 tablet pagkatapos kumain o after meal. Maaari din itong i-take bago matulog. Tandaan na ang Krimel S ay isang chewable tablet, kaya napaka-importanteng nguyain ito bago lunukin. Ang Krimel S ay mabibili sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 8 pesos and 50 cents. Mahalagang paalala! Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata! Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video.